Ay, fantastic morning sa atin pong lahat. Yan. Magandang gabi po sa lahat po nang nandito po ngayon po. Char. Yan. So, to welcome our speaker for tonight, yan. Let's all welcome upline Jen Apolinares. Good morning po sa lahat. Ako po pala si Upline Jenaline Apolinares from Team Davao. Nag-rank advance po ako as FM last month lang po. Salamat po sa lahat ng dumalo sa ating webinar na ito. Good morning po ulit sa lahat. Excited na po ba tayo sa pag-attend natin sa webinar na ito? Ako po ay sobrang excited kasi first time ko po at biglaan din na naging speaker ngayon. Pagpasensyahan po at medyo kinakabahan. At di ko alam ang aking gagawin. Pasensya po talaga. Yes, Upline Jen, kayang-kaya mo yan. Go, go, naman go. Up, kayang-kaya. Ang inaabangan po nating lahat, ang ina ng Flying iFern na nagbigay inspirasyon sa atin. Siya po ay iniidolo ko at siguro naman po maging kayo. Dahil po sa mga napakagandang achievement niya. Siya po ay isang chemical engineer by profession, pero nag-focus sa business. May-ari po siya ng apat na flying bee sa Mindoro. At napauwi ang asawa na dating offshore seaman. Ngayon po sa iFern, kasali po siya sa lahat ng clubs. Elite Toys, Jordan Hyper Beast, LV Club, Bling Bling Club, Double Rolex Club, Luxury Club member. Meron din po silang Mercedes-Benz, Mustang, at ang pinakabago niya po ay ang Mini Cooper. Sila pong power couple ay 2021 Regal Power Couple. Sila din po ay Million Dollar Club member. Ang atin pong ina ng Flying iFern na ngayon po ay nakatira sa isang exclusive subdivision sa Valle Verde 4. Valle Verde 4. Kalilipat nga lang po nila at kagagaling ko lang din po doon last week po ng September. Please help me welcome our very own Sapphire Presidential Director Upline Cecil Yaco Rances. Hi, fantastic morning!
Unmute naman kung naririnig ako or thumbs up. Pwede? Okay, naririnig po. Clear naman. Clear, clear. Okay. Thank you sa mga nagko-cooperate. Thank you so much kay Upline Jen Apolinares, ang aming leader sa Davao City. Partida yan. Hindi pa daw siya masyadong marunong. Pero 6 months po yan na top distributor ng iFern. Residential director and konting-konti na lang Millionaires Club member. Palakpakan natin si Upline Jenaline Apolinares. And alam nyo bang kaya siya ang napili ko na mag-introduce to tonight is siya po ang latest sa Team Flying iFern na nagkaroon ng solid gold Rolex. Uulitin ko po, solid gold Rolex. Siya po ay kahit, di ba, may kanina pa niyang inaamin, hindi daw pa siya masyadong marunong. Partida yan, hindi pa masyadong marunong yan ha. 6 months, top distributor. Kumusta naman yung marunong na daw sa iFern? Di ba? Hindi pa yan marunong. Abangan nyo pag marunong na yan, di ba? So, thank you so much, Upline Jenaline Apolinares. Abangan ko yung moment na marunong ka na sa iFern. Pag sinabi mo ng marunong, kumusta kaya ang income niyan pag marunong na siya sa iFern. Ano? Marunong na mag-networking. Partida yan. So, kaway-kaway sa mga laging umattend ng training. Kaway-kaway sa mga marunong na daw sa iFern. Sabi nung isa, aray, bukol. So, ito, ngayong gabing ito is, syempre, ito yung ini-announce nung sizzle natin, last sizzle natin nung September. And ito yung, mula pa nung mabalitaan natin to is, marami na nagtatanong sa akin kung paano daw ba gagawin yung naririnig na natin na enhancement ng compensation plan. Okay? Kasi ito ay inaabangan lalong-lalo na ng mga magagaling mag-retail. Diba? Mga retailers natin dyan. And yung mga ano to, paborto dun sa mga ayaw mag-handle ng mga downline. Diba? Kalahin mo yung magiging presidential director ka ng ang downline mo puro Fern D. Diba? Wala kang ililibre ng Jordan, wala kang ililibre ng LV, di ba? Wala mga ganon-ganon. So ito, pag-usapan natin yung latest na enhancement ng compensation plan. Ready na ba ang lahat? Thumbs up kung ready ka na. Okay, so kanina lang to diniscuss sa amin, sa council ng presidential director. And syempre, habang fresh pa sa utak ko, ipapasa ko na sa inyo. Diba? Para pare-pareho tayong nakakaalam. May malimutan man ako, may magre-remind kayo. Diba? So yun ang importansya. Lagi niyong tatandaan, pag meron kayong nalaman na positive, ibaba mo ka agad yan sa downline. Kung negative naman, wag mo nang ibaba yan sa downline. Tama? So ito, dahil full of energy ako ngayon, excited na excited ako, and masayang-masayang nararamdaman ko ngayon, gusto kong ibahagi yon sa inyo para hawa-hawa tayo ng kasiyahan. At, sorpresa, maramdaman niyo yung naramdaman kong kabog kanina. Yung love ko na, yung kilig ko kaninang naramdaman ay dapat maramdaman niyo din. Hawa-hawa tayo, no? So ito, umpisahan natin. Thank you so much sa aking on-the-spot na tech host. Palakpakan, Upline Bennett Montalvo. Na, di ba, mga on-the-spot. On-the-spot lahat yan. On-the-spot yung nag-bridge, on-the-spot yung tech host, kasi katwiran ko yan. Kasi pag on-the-spot, yan lumalabas yung adrenaline rush. Yung pag napapasubo ka. So, di ba, pag tarantahan na, dyan lumalabas yung mga adrenaline rush. Kaya, naiibigay mo yung best mo. So, ganyan palagi si Upline Bennett. Bigla na lang siya nagugulat. Tingnan nyo naman. Talaga namang may pasumba pa siya. Palakpakan, Upline Bennett Montalvo. Diba? So, ngayon, eto na. Pag-usapan na natin yung tinatawag na 4P. Products, 4 Package, and Points Program. Ang tawag namin dito, Shadow Account. Okay, ano ba yung Shadow Account? Next, Upline Bennett. Mabilis lang to, don't worry. Hindi kayo masyadong mapupuyat ngayon. Okay. Ang shadow account po is kapag meron kang 9,500 na worth of PB. PB ha, point value, hindi cost. Uulitin ko ha, PB, point value.
pag meron kang naipon or available na codes ng reorder na ang PB or point value ay umabot ng 9,500, pwede mo siyang i-convert into one account. O di ba bongga? Okay, pansagot natin yan sa mga downline na hindi basta makapagpa-pay in. For example, bago ka, hindi ka pa naman ganun kagaling magpa-pay in kasi mali-mali pa yung nasasabi natin. Or hindi ka pa ganun ka-confident na i-share yung iFern business. Pero may kapasidad kang magbenta. So yung PB na yan is under ng members price yan. Pero mayroon pa rin later on, i-discuss ko na hindi equal yung PB sa cost. So meron tayong tawag doon conversion ng product points. Mamaya i-share screen yan. So ang good news dyan, yung mga tao na makakaharap natin, may mga tao dyan na sabihin nila hindi nila kaya mag-recruit, hindi nila kaya mag-invite, pero kaya nilang magbenta. Diba? So yan, pwede silang maging presidential director nang hindi sila nagre-recruit, nagbebenta-benta lang. Sinong downline niya? Tanungin, uy, grabe, presidential director ka na. Sinong downline mo? Ay, di si Fern. Si Fern active, tsaka si Milkca. Gets nyo? Ang saya, di ba? Magra-rank advance ka dahil yung 9.5 na PB pwedeng maging 1 point. Okay, ngayon. Next, upline Bennett. Yan. Nababasa ba? Okay, huwag nang basahin. Next na lang up. I-discuss ko na lang. Kasi marami diyang marunong magtaga. Masyado magagaling sa English eh. So, ayan. Yung ating reorder. Di ba normally, pag nag-reorder tayo, may option tayo kung gagawin natin siyang manually encoded or automatic. Di ba pag automatic use yung mga codes. Familiar doon sa mga nag-i-encode ng maintenance. So, ang suggestion ko dito, gumamit kayo ng isa nyong account. Eh, paano po yung mga one account lang? So, suggestion ko mag-multiple accounts ka, mag-seven accounts ka, para may account ka na pwede mong gamitin na doon ka lang mag-order ng products, ng reorder, product reorder. Yung account na yon, yun ang gamitin mo na mag-reorder. Then yung account na yun, make sure na naka-manual. Para yung codes, hindi lahat siya naka-open. Para pag dumating yung time na gusto mo siyang i-convert into 4P account or shadow account, open yung codes. Kasi yung codes natin sa reorder, pwede mo siyang gamitin na 4P shadow accounts para doon sa 9.5 or mag-earn ng GSR or pang-maintenance mo. Clear tayo doon? Mag-assign kayo ng inyong account na gagamitin mo na pang-reorder ng products. Then make sure, yun yung mga key points. Make sure na yung account na yun ay naka-manual. Okay. Ngayon, makikita nyo dyan sa slides. I-zoom nyo, may makikita ka dyan sa left side, sa ibaba ng transaction, may nakalagay na i-fern4p. Nakikita nyo yan? Okay. Yung i-fern4p, Dex up Bennett. Yan. Kung makikita ninyo, yan yung mag-generate ng code para doon sa 4p. Di ba sabi ko, from 9.5 into one account. Clear ba? Nasusundan ba? Thumbs up kung nasusundan yung ina-explain ko. Di ba yung 4P, yung 9,500 na PB, kailangan niyang mag-convert into one point or one account. Yung one bilog, isang bilog. One BUB. Nag-gets mo? One BUB. Yung 9,500 na point value ng pre-order, kailangan ma-convert into one bilog or one account sa ilalim mo. Paano siya gagawin? Pupunta ka dyan sa part na yan, yung
iFern 4P. Then yung mga codes, 'di ba kanina sinabi ko sa inyo i-manual natin. Yung mga codes doon, i-encode nyo diyan para maka-generate ka ng one account. So malalaro nyo 'yan. Malalaman mo kung nakailan ka na na PB kasi maglalabas naman diyan yung total. Once na naka 9,500 ka, meron ka diyan pwedeng i-generate na one account. Yung one account na yun, mag-generate siya ng security code and activation code na yun naman gagamitin para mag-encode ng shadow account. So nakaka-relate dito mostly ay mga encoder. Kaya ngayon, para hindi mahirapan, ang pinakamadaling solusyon, huwag mo na munang pakialaman yung encoding. Ipasa mo na muna yan doon sa marurunong, doon sa encoders. Lalo sa team natin, di ba ang team natin, ang inaalaw lang natin is field manager. Di ba? Field manager. Ang pinakamadaling solution dito para hindi ka malito, hindi ka mahirapan, mag-focus ka lang muna. Kung ikaw ay hindi pa field manager, mag-focus ka na lang muna doon sa pagbebenta ng product and sabihin mo kay Upline, meron kang biniling ganito, ito yung mga codes, use unused code para siya na mismo yung mag-generate. Klaro tayo doon. Para doon sa mga nalilito pa, yung mga hindi naman encoder pa, yun ang pinaka-best, yung ipapaubaya mo muna sa mga encoder para hindi ka malito. Ngayon lang, ang importante, alam mo na pag meron kang 9,500 na worth of point value, meron kang option kung gagamitin mo siyang pang GSR or pang shadow account. Clear tayo doon mga upline, lalo na yung mga baguhan, yung nalilito pa, yung actually right now nagpapa-encode pa ng mga maintenance, 'di ba? Ah, ganun talaga pag kinder, medyo hindi pa masyadong mauunawaan yung business natin. Basta ang importante dito, alam natin na kahit hindi ka pala magaling magbenta-benta or ang good news talaga dito at talagang kaya ako'y sobrang excited at sobrang saya. Alam mo ba na kahit hindi ka nagbebenta-benta, kahit hindi ka nagre-recruit-recruit, yung gumagamit ka lang ng product, yung user ka lang, tapos mamaya magiging PD ka, magiging presidential director ka. Kasi yung lahat ng gagamitin mo, pag nakabuo ka doon ng 9-5, magiging one account yun, di ba? Agree kayo doon? Di ba kayo masaya doon? Yung mga downline natin na literal, yung ating tagline na naliligo ka ba, nagtutoothbrush ka ba, umiinom ka ba ng vitamins, ayaw mo mamatay. Literal, talaga ngayon, mapapatunayan natin na sa bawat produktong ginagamit, meron tayong magiging pakinabang. Diba? Diba sobrang saya nun? Yung downline, kaya talaga wala nang lusot yung magiging kliyente natin na hindi sila makakapasok sa iFern. Then, ngayon, itong account, diba, na-convert natin into one shadow account. Yung one shadow account na yon, ganun pa rin ang proseso ng encoding para pa rin nag-i-encode ng one account. Nga lamang, ang diferensya, wala na tong fast start commission. Hindi na siya mag-e-earn ng 500. Wala siyang 500. Kasi shadow nga eh. Anino siya. Wala siyang tao. Wala siyang katawan. Diba? So wala siyang fast start commission. Unlike nung totoong tao, yung pinapayin mo, meron 500 na commission para sa'yo, yung referral. Tama ba? So dahil ito yung shadow account, pag in-encode dito sa system, wala kang ma-earn na fast start commission. Pero ang good news, kung sinong sponsor ng shadow account na yon, mag-earn pa siya ng 5% na GSR. Pero hanggang dun lang sa sponsor, hindi siya aakyat dun sa mga uplines pa. Unlike GSR na nag-earn ng 5%, 3%, 2%, and so on. Clear ba yan? Exciting ba? Masaya ba? Di ba? So talagang kaya ako sabi ko, Diyos ko, talaga ito yung blessing. Kaya tanga ka na lang or tamad ka na lang talaga pag hindi ka umiitas iFern. Di ba? Pasensya po sa term. Talagang derechahan ako. Hindi ako nag-filter. Tanga na lang at tamad pag hindi ka pa kumita. Actually, kung titingnan mo, parang 7 ways to earn pa nga tayo and 8 ways to earn. Di ba? Yung 6 ways na talaga natin existing. Tapos ito, yung 4P. And yung 8, yung i-travel. Yung umaattend ka lang, nagbumibili ka lang, tapos mamaya makikita mo may point system, makakasama ka na sa mga i-travels. So parang 8 ways to earn kung titingnan mo talaga. Kaya pag meron pa tayong narinig dyan na, oy, kumusta yung iFern business mo? Ay, hindi nga ako kumikita eh. Aba, isang mo dinala yung mga ways to earn. Diba?
So ito, ang kailangan mo lang is mag-focus ka, magsipag ka. Yung encoding, ito, diniscuss ko lang kasi para at least alam nyo. Pero yung encoding nito, ipaubaya nyo sa mga encoders. Then, magkakaroon din tayo ng dashboard tutorial para maturuan kayo kung paano i-convert man lang yung 9-5 into one account. Para yung security code and activation code, yun ang isesend mo sa iyong upline pag magpapa-encode ka. Clear tayo doon, mga app? Nasusundan ba? Okay, next. Next pa upline. Yan. Ito, but wait, wait. Nakita niyo yun, 9,760. Di ba may sobra? Di ba dapat 9,500 lang? Just in case na hindi nagsakto, pwede ka namang mag-remove. I-remove mo yung, halimbawa, isang fern date dahil sobra na. Basta sasaktuhin na 9,500. Pero kung labis naman, okay lang. Basta wala ng suklian. Ano? So, nasa sa'yo yun kung palalabisan mo, pero wala ng sukli yun. No, kasi kahit 9,760 yan or 9,500 yan, still one account pa rin yun. Clear? So, alam nyo yan. Laruin nyo lang. Then, ngayon, next, para malaro nyo yung PB parang saktong 9,500, iyan ang conversion. Yan ang katumbas. So, ang Fern D, 60, ang member's price niya ay 430. So, ang kanyang PB ay 320. So, ilang per D? Yung magagaling sa mat dyan, ilang per D ang 9,500 PB? But, pa-compute po, pa-compute. 9,500 divide 320. Sige po, pa-compute po, please. Comment po tayo sa chat box. Yun. Ibig sabihin, pag nakainom ka ng 30 bote ng Fern D 60, meron kang one account. Ang pinag-uusapan lang natin is nakainom ka, yung nag-maintenance. Paano pa yung nakabenta ng 30 bote ng Fern D? May one account ka. Klaro tayo doon? Ang saya, di ba? May pakinabang lahat ng lalabas na reorder sa'yo. Hindi lang basta GSR. So ngayon, sigurado tayo dyan na kung mapapansin na hindi siya equal, unlike sa GSR equal, kung 430, 430 din yung PB sa GSR, ito 320. Okay? Pero ang good news dyan, halimbawa, may account ka, yung account mo, field manager na. Ngayon, hindi mo makuha yung 50,000 na incentive. Di ba may cash incentive pag naging field manager? Kaya hindi mo makuha dahil yung GSR kulang pa. Di ba? Minsan yun ang problem eh. Hindi mo makuha yung incentive kasi kulang pa yung GSR. So ang suggestion ko dito, yung iyong PB or yung iyong 4P, yung shadow account, ang gawin mong sponsor ay yung account na kulang ang GSR. Kasi siya ang mag-earn ng 5%. Imagine, 9,500 tapos 5% nun. So, 400 ng 400 yun, kada one account, nag-earn ng 400 yung iyong sponsored account. Clear tayo dun, mga upline? So, all ears and all eyes ang mga encoder, ha? Take note of that. Hindi basta-basta maglalagay ng sponsor account, sponsor name, doon sa shadow account. Tanungin ang inyong mga member, alin yung account nila na naghahabol na ng GSR at doon mag-focus para yun ang mag-earn ng 5% para bumilis ang pag-earn ng GSR. Imagine 5%, malaki yun. Diba? Ngayon, pwede rin po na automatic ang tawag dito ang pag-encode. Automatic. Yung lahat ng reorder ng October, start yan ng October 1. Ulitin ko ha, reorders ng October 1. Yung reorders ng October 1, yun ang pasok na pwede mong gawing shadow. Automatic yan, dun sa generator ng code, may lalabas doon ng mga binili mo ng October 1. Yung lahat ng code na yon nakalagay doon open. Nasa sa iyo kung automatically na i-convert mo ng 9-5 ng one account or magmamano-mano ka ng encoding para maka-generate ng one account.
ano yun? Ibig sabihin, app, yung shadow accounts, pwede din siya sa GSR. Yung shadow account po, pwede siya sa GSR, yung sponsor lang. Hindi na siya aakyat sa taas. Unlike nung ordinary na GSR na nag-earn ng 5% yung first level, second level, 3%, 2% yung sunod na mga level. Ito, yung kung sino lang, kung ano lang account yung sponsor, yun lang yung mag-earn ng 5%. Clear? Okay. Yan, i-take note of this ano ha, equivalent. Yan yung equivalent or ng mga prices and PB. Okay, next. Yan. Diyan sa four codes, list and history, makikita nyo dyan, alin, di ba, na-generate mo yung code, na-generate mo na yung shadow account. Siyempre, open code yun, considered open code yun. Pag may, kasi di ba, from 95 to 1 account, and yung 1 account na yun, meron yung activation and security code. Nananatili yung open unless hindi mo pa ipapa-encode. So diyan mo makikita na use pa rin, na unused pa rin. And for example, kailang pwede mo siyang ipasa sa iba. Pwedeng gamitin ng ibang tao yung code na yan. Parang ordinary code din ng standard. 'Di ba? Pwedeng gamitin, pahiram mo muna din sa kabila mong ano, sa iyo muna 'to, mayroon akong code na ganito. Pwede siya. Ang kagandahan lang nito, hindi ka naman mo problema ngayon ng kung sinong tao ang ilalagay mo. 'Di ba? Hindi mo ilalagay talaga yung pusa mo, yung daga mo, di ba? Ito talaga, shadow account, galingan mo lang magbenta, meron ka ng parang point, di ba? May point ka na. Ito, kung saan po transact yung reorder, matik po ba yun na yun ang sponsor or merong need select na option, meron pong isi-select ka na option na yun. Pag nag-encode ka, dyan pa din sa iFern Porphy ang encoding. Hindi kagaya dun sa normal na encoding na genealogy ang pupuntahan. Ito, ang mga nagtatanong encoder eh. So dun sa mga hindi encoder, pa-on nyo na munang masyadong pakinggan kasi talagang sa encoder to. Yung encoder, meron dun sa 4P, meron dun segment na dun ka mag-encode. Ilalagay mo kung ano yung placement niya. Hindi kagaya ng normal encoding na binubuksan natin yung genealogy, kung saan yung open, doon tayo mag-encode. Diba? Ganun na encode sa ating encoders. Ito iba. Pero doon pa rin siya sa 4P. Okay? Ano pa yung tanong na isa? 3 months PB, ano, PB code expiration and generated one account code 3 months then expiration. Yes po, applying Joey. 3 months pa rin ang generation ng code. Okay? Yung point B, yung PB, meron tayo, di ba, 3 months na expiration. Then, pag na-generate na yung one account, may 3 months din siya na expiration. Actually, hindi siya 3 months, ha? Correction. 90 days. Wala siyang FSE, pero may TSE po, wale. Pag shadow account mo, po, ikaw na din yung direct sponsor. Yes po, apply. Pag shadow account, ikaw na yung, kung ano yung account mo na nangangailangan ng GSR na tumaas. Kasi yun ang mag-earn ng 5%. Okay? Halim, ano to? Pero dapat po ba may 2.5 yung sponsor para? Yes po. Dapat pa rin ay may maintenance na 2,500 kung team builder yun. Pero pag FM yun, kailangan niya din ng maintenance na pang FM. Kung ano yung same policy applies doon sa existing, no? Sa pagdating sa GSR. Pag-usapang GSR, same yung ano. Same yung system, no? Okay. Halimbawa po, applying kung ang sponsor po ay account for, kailangan... Regarding po sa pagpapasa ng mga code sa encoder, may deadline po ba ito? Kasi pa month end po, medyo nagsisystem error na lagi. Okay. Kasi di ba tayo, sa system natin ay meron tayong mga encoder. Okay. Yan naman ay ipapasa naman natin itong knowledge na ito, one at a time. This time lang, kailangan, paano kagaya ng maintenance? Di ba yung maintenance dati, tayong lahat na encoder ang gumagawa hanggang sa NT-NT, natuturuan na natin ang downline na sila na yung mag-encode ng maintenance nila. So, ganun din ito. Ngayon lang to na parang tayo lahat muna, mga encoder. Then, sa banda-banda riyan, kaya lamang, syempre, lalagyan natin ang deadline yan kasi meron tayong, syempre, unang kinukonsider natin yung slot ng encoding. Oh, 'di ba? May kino-consider tayong slot ng encoding.
So hindi naman po pwede na ura-urada pag may naka 9-5 na, oh, blind pa convert. Hindi ganon kadali. Hindi ganon kasimple. Kasi marami tayong kinukonsider. Basta ang importante lang right now, pag naka 9-5, meron kang one account. Be happy. Yun na lang. Yun muna ang tingnan natin right now. So yung mga details or scenarios ng encoding, mandamandarian natin yan. Mapaplansya. So one at a time tayo. Let's just be happy sa good news na meron tayong one account sa 9-5 na PB. Diba? Yun yun. Dun focus tayo dun. And the rest will follow. No? Ano pa? Yan. Kailangan, ano? Kailangan sa 4P ka mag-encode. Wala siya sponsor. May sponsor nga po upline. May sponsor siya. Yung 4P na i-encode. Yung shadow account. Halimbawa, shadow 1. O yung sponsor niya, eh di halimbawa, Cecil Rances 1. Yun ang sponsor niya. Yung Cecil Rances 1 na yun, na username, meron siyang 5% dun sa i-encode na shadow account. Ngayon, ang aking maisasuggest right now sa inyo, yung may mga malalaking palo, yung may mga malalaking hits, dun nyo ilagay ang inyong shadow account. Diba? Kung meron kang 3 hits, dun may lagay. Lalo itong pabor sa mga may strong leg. Diba? Yung mga may strong leg. Sinong left mo? Ay, ito yung strong leg ko, si Tasha. Sinong right mo? Ay, si Shadow. Kasi pagani Shadow eh. Diba? So yun. Yun yung mauubos ng mga points sa strong leg mo. So kaya talaga, sasabihin ko uli yung term na ito, pasensya sa tatamaan. Sasabihin ko talaga, tamad at tanga ka na lang kapag hindi ka pa kumita sa iFern. Diba? Next. Ano yan? Possible po ba maipwesto din siya sa toys? Yes po, upline. Yung lalagyan po siya doon, need din ng maintenance same policy para yes po, upline. Yung, di ba halimbawa, Cecil Rances 1. Tapos sa kabila, mayroon ng Tasha. Then dito mo ilalagay yung shadow. Kinakailangan yung account na ito na tao, meron siyang maintenance na 500. Okay? Pero hindi pwedeng mangyayari na shadow 1, tapos left and right niya shadow. Yung shadow 1, wala siyang TSC. Hindi nag-earn ng TSC and fast start commission si shadow. Clear tayo doon, mga upline? Okay, ano pang tanong? Kung saan ka mag-encode, yun na ang... Ano yun? Kung saan ka mag-encode, yun na ang shadow account. Ano yun? Hindi ko nag-gets ang tanong na yun. Yun, gets po, galing. If magaling ka magbenta. Oh, totoo. If magaling ka magbenta, ayos pala. Bale po pala, upline, makinabang din po pala ang mga matatamaan sa earning. Yes po, upline. Lahat ng tatamaang linya nung lalagyan mo ng shadow accounts, mag-earn yun lahat ng yun ng team sales commission. Okay? Lahat yun, lahat ng tatamaan na linya. Okay. Ano pa? Pwede po ba ilagay sa ilalim ni Shadow? Ano to? Tanong? Halimbawa po may mag-join, pwede po ba ilagay sa ilalim ni Shadow? Yes po! Pwede mong ilagay sa ilalim ni Shadow. Yung, halimbawa, di ba? Left mo, strong leg. So, syempre, wala ka pang nahahanap na pantapat na tao. So, temporary, ang inilagay mo ng inilagay ay si Shadow. Ngayon, dumating yung agila mo. Pwede mong ilagay si agila sa ilalim ni Shadow. Okay? Clear tayo doon. Ano? Parang ano lang talaga, literal, Shadow lang siya. Wala. Wala siyang ano. Pero nag-earn siya ng team sales commission. Ano po ito? Yes, totoo yun. Yung grabe, yung 3 hits ka, tapos 3 hits si tatay, 3 hits si bunso, 9 hits. Tama po. Ang isang shadow account.
Bali, ang counted po pala yung mga may mga tatamaan, may palo na, may points ka pa para mag-rank. Exactly po. Talagang lahat na ibinigay ng iFern. Apply halimbawa po, mayroong sobra na code last month, pwede po, pwede yun ang i-active sa account na lalagyan ng shadow account. Kung last month, hindi pwede yung mga codes ng September. Ang pwede lang gamitin dito ay yung mga codes ng October, mula October 1. Yung last month, ano na yun, pang GSR nyo yun, pang maintenance nyo yun. Hindi siya pwede gamitin sa shadow. Hindi siya mag-generate. Makikita nyo naman yan doon sa 4P kung ano-ano na yung mga codes na naririyan. And meron mo makikita mo dyan, may mga transaction listing. Kalikutin nyo lang. Basta yung encoding, huwag nyo pakikialaman. Kalikutin nyo lang, pero huwag nyo papakialaman yung encoding right now. Kasi touch move yan. Bawal magkamali. No? So, huwag magrunong-runungan. No, yun ang masasuggest ko. Huwag magrunong-runungan. Ipaubaya yan sa mga encoder. Basta ang importante, mag-provide ka na mag-provide right now ng 9.5 na PB. Okay, kung associate ka, huwag mo muna pakialaman yung encoding. Mag-provide ka noong 9.5. Di mo pa nga kayang i-provide yung 9.5 na PB, pakikialaman mo na agad yung encoding, di ba? So, sumunod tayo sa system. Then, yan na may unti-unting ituturo sa'yo. Kasi hindi rin naman gusto ng encoder na habang buhay siyang encoder. Mahirap din na trabaho yun, di ba? Huwag nyo na muna pakialaman ng trabaho ng college. Doon muna tayo sa pang-kinder. So, ang trabaho na lang muna natin, mag-ipon, magbenta, or gumamit, makaipon ka ng 9.5 na PB. Okay? Next. Ano to? Kung may sobra na code, hindi. Bali, ang counted to pala yung mga ito, tatami palo. Bali siya lang yung magbibigay ng income. Tama po. Ano yun? Tama po ba? Bali yung shadow, hindi siya mag-income or mag-po-points. Bali siya lang yung magbibigay ng income. Nagpo-points po ang shadow account. May points siya. Halimbawa, 26 points ka na sa left. Tapos nakapaglagay ka ng 26 points sa kanan na shadow. 26 points yun. So 21 points, builder ka. Builder ka nun. Pero si shadow, hindi mo siya pwedeng lagyan ng left and right. Hindi mo siya pwedeng batuhan ng left and right kasi kahit batuhan mo siya ng left and right, wala rin namang i-earn si shadow. Diba? Kaya nga ito, ulitin ko, ipaubaya nyo sa encoders. Basta ang trabahuhin natin, mag-ipon tayo ng 9.5. Pagalingan at pabilisan tayong makaipon ng 9.5 and sabihin mo sa upline mo, apply, may 9.5 na ako, pa-encode. Apply, may 9.5 na ako, pa-encode. Yung ipag-iisip mo kung paano yan ini-encode, ipaghanap mo na lang ng PB na 9,500, bongga ka day. Diba? Kasi hindi naman ito pagalingan. Upline. Encoder pala ang mahihirapan. Ngayon lang yan. Ngayon lang. Siyempre, kumikita tayo ng milyon-milyon. Diba? Kumikita tayo ng 100,000. Diba? Kung kumikita tayo ng 100,000, ano ba naman yung mag-encode tayo? Diba? Tanungin nyo yung mga encoder sa labas kung magkano ang sahod nila. Then marirealize nyo, hindi ka pala nahihirapan. And anong sarap mag-encode kung alam mong magra-rank advance ang mismong downline mo. Ang sarap pong magsakripisyo kung downline mo naman ay aangat. Diba? Ano ba naman yung mapuyat ng pag-i-encode? Napupuyat nga tayo. Ako nga po personally, nung flying bee ako, napupuyat nga ako dun sa panguhuli ng mga nangungupit. Ayari pa kaya mapuyat ako mag-encode. Diba? Mapuyat ako mag-encode na alam kong ikayayaman. And anong sarap nang dahil sa tawag dito? Sa shadow accounts ay yung aking downline ay naging associate. Papalakpakan yung sa stage. Diba? So ito, konting sakripisyo para sa grupo. 'Di ba? Konting sakripisyo para sa grupo dahil the more na nagsasakripisyo at natutulungan natin ang ating mga downline, the more nakikita ka kapatid. 'Di ba? Konting sakripisyo lang 'yan, katulad din lang 'yan nung maintenance. Sa una lang 'yan. And next month tingnan niyo marunong na 'yang mag-convert into PB. Kasi ngayon right now ano yan hindi tayo pwedeng magkamali sa encoding right now. No, kasi nandun tayo sa stage ng walang touch move, parang chest touch move to, di ba? So, dun muna tayo,
Kasi ikaw mismo na encoder, hirap ka dito eh. Kinakabisa mo pa to eh. Kakabisahin pa natin to eh, mga encoder eh. Eh di how much more yung mga kasasali lang. Diba? Yung wala pang naiintindihan sa dashboard, hindi pa alam ang ibig sabihin ng PB. Diba? Hindi pa alam ang ibig sabihin ng PB, hindi pa alam ang ibig sabihin ng BUB, tapos babanatan ng encode nito, diba? We cannot afford to lose it. Sayang yung codes. So, diba? Nasana na parami na rin na, ano, na convert into shadow accounts. Kaso, nagmarunong or hindi natulungan ni upline sa encoding, sayang. Diba? So, konting sacrifice lang next month. Next month and after ilang months pa magkakabisado natin yan, promise. Ang importante lang and ang super saya natin right now is mayroon ang pupuntahan yung paliligo at pagtutut-brush mo kapatid, literal. 'Di ba? Pati yung pagbebenta mo ng product, 'di ba? Ano pa next? Ano sabi nila? Nawala na ako. Ano to? Yes, tama. Handa ako mapuyat sa 3 mayors. Galing-galing talaga ni Upline Mel Cortez. Yan, talagang leader. Tama po talaga eh. Yain ang pagod. Basta may 6-7 digits a month. Tama talaga itong ating bagong-bagong. Palakpakan naman natin ating bagong-bagong field manager. This time, money na talaga. Manager. Upline Daisy Bautista and Upline Isabel Monte Alto. Ano pa? Meron pa ba? Kasi may next topic pa tayo. May next topic pa tayo. Red, clear na ba sa lahat? Masaya ba ang lahat? Di ba? Palakpak naman dyan kung masaya. Di ba? Ang sarap niyan. Kung nakikita nyo lang, nagdadalar-dalar ang aking mata. At alam nyo ang benepisyo dyan? Alam mo, nakakasaya pa dyan? Pag may pasaway kang downline, haba, ay meron ka namang shadow. Kaya wag pa saway-saway yung mga downline, di ba? Ay siya, ay iwanan ng apply dahil meron siyang bagong-bagong downline, si shadow. Di ba? Hindi mo papakainin. Hindi mo hahatid sundo pag sizzle. Di ba? Yung mga shadow accounts, di mo na yun, ano yun? Hindi mo hahatid sundo. Hindi mo sila iisipin yung problema nila kasi shadow sila. Di ba? So kaya kayong mga downline, kapag kayong binibigyan kayo ng pansin ng inyong mga upline, ay samantalahin. Alalahanin mo, may karibal ka ngayon, si Shadow. Di ba? Yung binibigay na oras sa iyo ni upline, baka kunin niya ni Shadow, sige ka. Baka yung ipag-mementorin niya sa iyo, ipagbenta na lang niya ng product, may Shadow siya. O, di ba? Love your uplines, di ba? Para hindi ka ipagpalit kay Shadow. O, di ba? Yung oras, alalahanin mo, mas madaling magbenta kaysa magmentoring na, di ba? So, ito, grab this opportunity. This time, sigurado ako, mas marami maglarang advance. Congratulations na sa inyong lahat. Talagang kiniklaim ko, napakarami nating rank advance ngayong October. And tamang-tama, tayo ang host sa November sizzle. Abangan ang ating mga pasabog ngayong November sizzle. So, siguraduhin ninyo na kayo ay mag-rank advance ngayong October, na kayo ay top distributor ngayong October. Uy, ba't ka nag-top D? Ay, grabe, ang dami ko kasing shadow. Diba? Nag-rank ad, field manager. Ay, galing kasi ni shadow eh. Diba? Kaya talagang wala ka ng dahilan, kapatid, para hindi ka mag-rank advance. Na, next, up Bennett, pwede bang next slides tayo? Ano yun? Upline, paano yung... May tanong. Upline, paano yung mga standard pa lang tapos nalagyan ng shadow account? Pwede pa po ba mag-perfect structure po yun? Yes po, upline. Pwedeng-pwede. Pwede mo naman siyang lagyan ulit. Kasi as in shadow lang siya. Parang blank siya. Pwede mo siyang lagyan ng account 2, account 3, ganun. Blank lang siya. Kaya ang encoding ng shadow, tusok. Dire-diretso lang. Dire-diretso lang yun. Apply next na ano na tayo. Yes, fishbowl ang ano siya. Thank you. Thank you sa lahat. Okay?
Okay, pag-usapan naman natin yung ano, nakaraan na 4 days na promo ng iFern. Di ba? So, marami sa inyo ang sigurado ako na hindi sana tapdi pero naging tapdi pa din dahil ng 4 days na event. Marami kayong na-realize that time. No? So, ito, Upline Bennett, andyan na ba yung isa? Very quick lang to. Mabilis lang to. Itong ano na to. Share ko lang sa inyo yung mga teachings ni Sir kanina. Sige, up Bennett. Next tayo. Next slide. Yan. Ay, balik up Bennett. Representing the 100 club ng iFern. Yay! Talakpakan nyo yan. Okay. Lahat ng gustong sumali sa 100 club ng iFern, mag-PM sa inyong upline para maisama namin kayo sa Facebook page ng iFern, yung 100 club. Okay, doon, mag-rank advance ka din, associate, builder, doon ay paramihan kayo ng rejection. Magpo-post ka doon, mag-share ka doon every day na i-share mo, ay grabe, today is the best day of my life kasi na-reject ako ng aking asawa. Lalagay niyo doon, grabe, pang 2,000 rejection ko na to. Grabe, ganito pala yung feeling ng 2,000 na yung rejection. Okay? Actually, 100 lang naman ang kailangan para matapos mo. So, parang pagka naka-11 ka na, cycles ng rejection, so 11 Batman, 100 club ka na. Batotman hid ka na yan. So, pag natapos mo yung club na yan, eh sigurado ako, makapal na ang pes mo. So, be excited and mag-join kayo. I highly recommend yung 100 club na yan. Na huwag nyo yung palalampasin. Yan ang unang-unang club na kailangan kasali ka sa iFern. Bago ka mag-Jordan club. So yan, lahat ng newly pay-in, lahat ng bagong-bagong pay-in, kinakailangan makapasok sa 100 club ng iFern. And marami dyang teaching si Sir Tom sigurado. Marami ka dyang matututunan sa 100 club na yan. Taas ang kamay ng sasali sa club ng 100 club. Taas nyo para matuto kayo kasi the more na may alam ka, the more na kikita ka. Huwag yung palampasin palagi yung mga opportunity ng matuto ka. Lalo na yung mga mag-comment sa mga post ni Sir Tom. Samantalahin niyo yun. Learning process yun. Give time to learn. To learn, no? Next. Up Bennett, pwedeng pakibasa mo yung next. Yes, power. Wait lang po, may nakaharang lang sa aking screen. Yan. So, ay fantastic morning, Sir Tom and LCC. Thank you so much, sir. Kasi ang laki po ng tulong ng announcement nyo ng price increase ng package with promo na makukuha ang new composition na. Binigyan niyo po kami ng time na makuha at may alok namin sa old price kahit last day na po ng September. Before sizzle po, mababa pa ang income ko and malayo pa po ako sa top D. Then bigla na lang bumuhos ang pay-in sa grupo namin. May mga na-close po ako, mga additional accounts and upgrade sa family package, kaya po pasok po ako sa top D ngayon. Thank you so much and na-realize ko po kahit 3 to 4 days na lang kaya pa talaga mag-top D and makakarami ng sales basta 'wag susuko. 'Wag muna mag-relax and doble or triple ang hataw. Kaya po ngayon sarap ang pasok na October kasi dami pa for encoding and excited po ang mga downlines start ng October. Thank you sa blessing Sir Tom. Back-to-back top D uli kami mag-asawa ngayong September and meron new paces ng top D. Thank you, Up Bennett.
So yan is, yan ang importansya po na nag-share ka pag may mga post na hinahan, may mga tinatanong si Sir Tom, yung mga gusto ni Sir Tom, yung mga comments ninyo, suggestion ninyo, mag-participate kayo pag mayroong mga ganon. Okay? Ano yung realization dyan or yung mga matututunan natin dyan sa comment na yan? Okay, ano? Next slide up. Yan. Ang nakita natin dyan is yung waiting game. Ano ba yung waiting game? Yung nag-iintay ka na may pa-pay-in ang downline, nag-iintay ka na may mag-pay-in sa'yo, nag-iintay ka na mayroong pa-promo ang kumpanya sa kakalaang mahataw, nag-iintay ka ng may pa-event. Lahat naghihintay. Intayan. So, ang solution lang dyan is don't play the waiting game. Huwag mong hintayin yung biyaya. Hindi yan papatak sa'yo. Diba? Kaya mo naman, itinan nyo, na kaya natin magpalabas ng maraming pera nung nakaraan na 4 days lang, ha? Imagine that. 4 days. Alam nyo ba ang sales ng iFern Nation nung 30? Nung September 30? Nung September 30, ang sales ng iFern Nation ay 61 million in just one day. Pinapalakpan yan. Diba? Bakit lumabas ang pera? Bakit? Bakit kaya pala? Bakit kaya pala? Dahil hinabol yung 1,000, 'di ba? Pagka naka, parang nag-hoard ka ng product, may 1,000, may 3,000, may 7,000. Bakit nangarag tayo sa 7,000, sa 3,000, sa 1,000? Pero bakit hindi ka nangarag sa kikitain mong 120,000 pag top distributor ka? Nag-gets nyo? Yung katangahan natin nung nakaraang buwan, na-realize nyo yun kung gaano tayo katanga. Hinabol natin yung 1,000, yung 3,000, yung 7,000, pero bakit hindi natin hinahabol yung 120,000, yung top distributor, yung 500,000, yung 5.3 million, yung 1 million? Bakit yung 7,000 naghabol tayo doon? Kasi nga, we're playing the waiting game. Naghihintayan tayo. Ako, aminado din ako dyan. So, yun yung na-realize natin na hindi pala tayo naghihintayan dapat. Dapat we need to act more to deserve more. Diba? Nangarag ka sa 1,000, hinabol mo, nag-8,500 na hinabol mo sa halagang 1,000. Sinangla mo yung kwintas mo para lamang makabili ka ng product, ma-hoard mo. Pero bakit? Bakit hindi ka magpursige na maging top distributor or lakihan mo pa yung income mo. 'Di ba? Bakit na nabulag ka ng 1,000, ng 3,000 at ng 7,000? Bakit hindi mo ginagrab yung 120,000? Mas malaking kita yun every month. 'Di ba? Na-realize rin ba 'yon yung katangahan natin last month? 'Di ba? Kailangan ba lagi may price increase? Sinabi ko ito, pinost ko to kanina. Sa totoo lang, hindi naman pera ang problema natin. Ang problema natin is yung palagi na lang tayo na hindi ginagrab yung opportunity na sa harap natin. Laging taken for granted. Okay? Na hindi natin nare-realize o hindi natin pinapahalagahan na nasa harapan natin ang opportunity ng iFern. Ang nakita natin nung last month is yung opportunity na mag-earn ng 1,000, ng 3,000, ng 7,000 sa mga package na ma-hoard mo. Pero nalilimutan natin everyday yung opportunity na nasa harapan natin na pwede tayong mabago ang buhay sa iFern. Nasa harap natin, hindi lang natin dinagrab. Diba? Yun yung sabi ko nga, may kapasidad tayong kumita ng million-million pero hindi natin nagagawa kasi hindi natin mailabas yung ability na natin na kapag nandyan yung opportunity sa harap, igagrab. Kasi knock on wood, lahat tayo pumanaw bukas, paano yung iiwan nating pamilya? Ano madadala, sapat ba yung 1,000, yung 3,000, yung 7,000? Nangarag tayo dun eh. Pero ba't hindi tayo nangangarag na abutin yung pangarap natin sa opportunity ng iFern? Na lagi nalilimutan. 'Di ba? Kasi naglalaro nga tayo ng waiting game.
No, stop playing waiting game. We need to act. No? Next. Nasa mga kamay mo ang power. You create your own results. Halimbawa, walang pain ang downline mo. Ikaw dapat may papain ka. Actually, ang iFern po, ang business na pinakamatindi ang karma. Ang iFern po, ang business na may pinakamatinding reflection ng karma. Bakit? Kung ano ka, yun din ang downline mo. Diba? Kung pasaway kang upline, downline, kung may pasaway kang downline, pasaway ka din na downline. Copy-copy nga ito eh. Kung wala kang papayin, wala din papayin yung downline mo. Kung wala kang event, wala din event yung downline mo. Kung wala kang Rolex, wala din sila. Kasi ang tinitingnan nila palagi ay ikaw. No? So ito, nasa kamay mo. Huwag kang maghanap ng pay-in ng downline mo kung ikaw mismo wala kang pay-in. Wag, ito lagi ko sinasabi, huwag mong hanapin sa downline mo ang wala sa'yo. Clear tayo doon? Next up, Bennett. Hit your daily targets. Kaya naghahabol sa katapusan ng buwan kasi wala tayong daily target. Tanungin nyo po sa inyong mga upline, sa mga nag-goal set sa inyo, kung ano yung gusto mong kitain at paano mo siya ma-hit. Ano yung daily target mo? Ilan bang standard every day? And make sure na nahihit mo siya every day. Ngayon, anong proseso? Pag meron kang daily target, so meron kang pang-post every day. Ngayon, mahihiya ka na every day wala kang pang-post kasi nga wala kang ginawa. Pag hindi mo nahihit yung target every day, nahihiya ka. So dapat focus ka sa pag-hit ng target mo. So alamin niyo ano ba yung daily target ninyo. No? Alamin niyo kasi alam niyo sa totoo lang, 'di ba? Lalo na yung mga kumita na. Yung mga kumita na sa iFern. Balikan niyo yung dati niyong buhay. Tingnan niyo yung sitwasyon niyo before. 'Di ba mas mahirap doon sa dati nating buhay? Napakahirap ng mga dati ng nating buhay kumpara dito sa iFern. Yes, totoo, mahirap ang iFern. Mahirap ang iFern. Pero hindi hamak na mas mahirap yung dati nating buhay. Tama? Ngayon, kapag hindi mo nahihit yung target mo, di ba nakakahiya naman kay Sir Tom? Di ba si Sir Tom yung reason ba't nababago yung buhay natin? Di ba kaya tayo may buhay na ganito ngayon? Dahil ni Sir Tom, kaya ka may income na 10,000, 20,000, 30,000, 50,000. Dahil yun ni Sir Tom, di ba? Tapos, hindi mo hinihit yung target, hindi mo hinihit yung mga dapat rank advance. Di ba nakakahiya yun? Nakakahiya sa kanya na binibigay niya yung lahat-lahat sa atin. Pagaya nito tinyo, halos may 8 ways to earn tayo. Tapos, reason mo pa rin is wala kang income, pasawa yung downline mo, nakesyo ganito, takot ka sa bayarin mo, problemado ka sa upline mo, ang dami mong excuses, ang dami mong dahilan. Hindi ka ba nahihiya kay Sir Tom? Di ba si Sir Tom, ang dami din yung obligasyon sa buhay? Hindi lang naman tayo yung obligasyon niya eh. Hindi ka ba di ba tayo nahihiya na every time na hindi mo nahihit yung target mo and ang mas tinitingnan mo ay yung mga wala sa buhay mo, hindi ka ba nahihiya kay Sir Tom? May sarili din siyang problema, may sarili din siyang obligation. O wag na muna si Sir Tom, sa upline mo na lang. Sa upline mo na lang. Hindi ka ba nahihiya kay upline sa sakripisyong ibinibigay niya sa'yo? Then ang tinitingnan mo pa rin is yung mga problema mo. Sabi nga ni Sir Tom kanina, alam niyo, sabi ni Sir Tom, pag puro pa rin mga problema ang tinatambayan ninyo, bumalik na lang kayo sa mga dati niyong trabaho. Bumalik na lang kayo dun. Kung ayaw ninyo, nabawa, ayaw niyo yung mga bayaring Rolex, bayarin na ganito, bayarin na ganyan. Kung ayaw niyo yun, nahihirapan kayo,
Kung ayaw niyo yung mga income-income ninyo na yan at hindi niyo rin lang naman pinapahalagahan, kung ayaw niyo yung downline ninyo na mga pasaway, yung upline ninyo na mga pasaway din, kung ayaw niyo yung mga buhay na ganyan, bumalik na lang kayo sa dati yung trabaho. Diba? Tama naman yun eh. Masakit. Masakit pakinggan. Parang ang yabang. Pero tama naman, diba? May point naman, diba? Nakakahiya kay Sir Tom pag hindi natin nahihit yung target natin. Nakakahiya na puro tayo daing. Ang dami natin versus kay Sir Tom. Bago ang taba-taba pa natin, ang bigat-bigat natin sa kanya, diba? Joke lang. No, ano, alam mo yun, huwag tayong pabigat sa kumpanya. Kasi every time na merong hindi kikita sa atin, batikin sa company. Diba? Magtulungan tayo. Huwag tayong maging pabigat sa isa't isa. Let's hit our target. And mahihit lang yan kung magpo-focus ka na i-hit yung target mo every day. Diba may target tayo ngayon, 30. Na Fern, di 60 para isang account. Kung hindi ka pa magaling magpa-pay in, i-target mo yung 30 Fern di every day. Huwag kang uuwi hanggat hindi pa ubos yung 30 Fern di. Para this day, today, meron kang one account. Kasi hindi mo pa kaya magpa-pay in, diba? Pero kung wala kang target every day, pag wala kang target every day, para kang bangka na wala kang router. Parang wala kang ano, ano sa Tagalog yun? Timon. Wala kang timon. Wala kang direksyon pag wala kang target. Bara-bara ang galawan mo. Wala kang prospect list. Alam mo yun, parang ka naglalaro lang. Kung ganun din lang ang gagawin natin, bara-bara ang galawan, hindi tayo nagninegosyo, naglalaro tayo, di ba? Nakakaya kay Sir Tom. Nakakaya dun sa mga taong sinama natin. Diba? Let's, ano, nandiyan yung opportunity. Gawin natin yung lahat. Whatever it takes. Diba? Kasi sino ba naman ang makikinabang? Di ba yung pamilya mo naman? Bakit sa employment, binibigay mo ang lahat-lahat? Bago dito, bara-bara tayo. Diba? So, ano, let's make the most out of it. Hit your daily targets. No? Next. Create events or activities to hit the targets. Okay. Ngayon, di ba lagi ko sinasabi, nasa Metro Manila ang apoy, huwag kang lumayo sa apoy. Paulit-ulit ko yung sinasabi, nasa Metro Manila ang apoy, huwag kang lalayo sa apoy. So ngayon, good news, kapatid. Monday to Sunday, may event na sa office ng iFern. So literal, dadalhin mo na lang. Monday to Sunday, may event na tayo sa iFern office. Diba? So wala ka ng excuse. Wala ka ng pwedeng idahilan na wala po kasi kaming pangrenta ng venue, kaya hindi po kami makapag-event. Ito, libre yung venue. Dadalhin mo na lang yung client mo. May mag-e-explain na para sa'yo. So kaya kanina, sorry ulit, sasabihin ko ulit, tanga ka na lang talaga, tamad ka, nuknukan ka ng tamad pag hindi ka pa kumita sa iFern. Na? Lahat na ipinrovide. Pag hindi ka pa naman kumita, magpakamatay ka na lang. Diba? Tawa naman si Evelyn Kawi. Talaga naman, nagising bigla eh, diba? Anong tamad mo na talaga niyan? Ilublub na lang kita dito sa swimming pool. Diba? Anong grabe ka na? Grabe na. Nakahain na lahat. Isusubo na lang lahat. Di mo pa magawa. Tawa naman si Jen ang Benji. Eh kasi na, ano na eh. Tinan nyo, pagka mga ganun yung salita, ay nagigising kayo. Natama sa inyo. Diba? Talaga naman eh. Kailangan talaga may mga ganun words eh. Kailangan pa ba laging may ganun? So next. Make every moment count. Surrender is not an option. Lagi ko itong sinasabi, ha? Uulitin ko. Hindi mo option ang sumuko. Wala tayong choice nun. Our only option is to win. Manalo lang ang ating option. No? Hindi tayo pwedeng matalo dito. Ang ating lang natitirang option ay manalo. No? Hanggat hindi pa tapos ang buwan,
pwede ka pang mabago ang buhay mo. May natitira na lang tayong 3 months para sa 2022. Hanggat hindi pa tapos ang 2022, make sure million ang kinita mo sa iFern. Hindi pa tapos ang laban. Ngayon, paano lalabas yung sense of urgency? Di ba, napalabas natin yung sense of urgency nung nakaraan para doon sa 1,000, 3,000, 7,000 price increase. So, paano lalabas ulit yung sense of urgency? Di ba, na-discuss na namin ito sa Warriors kagabi. May mga promos and mga activities tayo para lumabas yung sense of urgency. Plus ito. Next up line, Bennett. Pakibasa po ulit, Bennett. Yes. Ay, fantastic morning po, Sir Tom. Before sizzle and price adjustment announcement po, we have many challenges sa income in iFern. After ng sizzle at announcements po, na-energize kami at naka-feel ng sense of urgency. Di ko po maipaliwanag, nung end of September, biglang nagdagsaan yung mga kinausap namin dati at sabay-sabay nag-join. Marami po naghabol sa old price para maka-join. Malaking bagay po yung promo na old price, new package. Maraming salamat po. I realized that we need to create the need for our clients. Minsan po, mga prospect mismo, hindi nila po alam kung ano need nila, kaya we have to help them to realize it and create that sense of urgency. Ayaw na ayaw po nila yung FOMO. Or na pag-iiwanan, kaya malaking factor po yun sa pag-join nila. Confident naman po ako, po kami na napakagandang opportunity ipinapakita namin, kaya di kami mapapahiya sa mga nag-join po. Thank you po. Okay. So sense of urgency ang nagpalabas ng pera ng mga napapayin natin last month. Yung urgency na mag-grab ba nila yung 1,000 na hindi na mag-i-increase ng 1,000, ng 3,000, ng 7,000. Kaya lumabas. Okay? May nabanggit yan yung FOMO. Next slide up, Bennett. Yung FOMO. Anong ibig sabihin ng FOMO? Ang ibig sabihin ng FOMO, ito yung sa mga millennial. Fear of missing out. Yung napapag-iwanan. Okay. Ngayon, yung downline na, yung mga napapapayin natin or yung mga client natin, kailangang ma-feel nila yung sense of urgency. Pero hindi naman po pwede na every month magpa-price increase tayo. Kasi pag ginawa natin yun, sabi ni Sir Tom na every month nagpa-price increase by 2020 something, 105,000 na ang isang standard kung mag-i-increase tayo na mag-i-increase. Gusto niyo ba yon? 100 plus na yung inyong, 100 plus 1,000 na yung standard. So paano natin mapapakita yung sense of urgency sa client natin? Yung fear of missing out. Kasi lahat ng tao ayaw siyang napapag-iwanan. No, ipamukha mo doon sa client mo na dito makukuha rin niya yung nakuha mo. So resulta pa din. Tagtarin mo na resulta yung sarili mo para magkaroon siya ng sense of urgency na gawin na din niya yung iFern business mo. Okay, meron naman mga may mga client na hindi naman gusto yung yaman-yaman. Hindi siya interesado doon sa pagyaman. So merong naisip si Sir Tom na magki-create ng sense of urgency. Next. Tingnan nyo ito. Ito yung pwede natin. So kung FOMO ang reason sa big September surge, next. Ano ang sense of urgency ngayong October? Next. Yung CAC mo. Ano yung CAC mo? Kumusta ang Christmas mo? So yan ang pwede mong gamitin para at least doable, achievable in 3 months para lumabas ang pera ng client mo. Example, 8,500. Di ba yung 8,500 pwede maging 10,000 yan, maging 20,000 by December? Nagigets niyo po yung pwede? Pwede natin gawin? Pwede mo yung i-push sa client mo na yung 8,500 mo, by December, meron ka ng magandang Christmas.
So yun yung magiging sense of urgency natin ngayon. Yung mapupush sila na ilabas nila yung pera nila para magkaroon sila ng Christmas na maganda. Kasi right now yung 8-5, wala na yung mararating masyado na panghanda sa Christmas. Kasi by status or by survey, ang mga Pilipino gusto palagi ng bonggang Christmas celebration. Pero yung 8-5, hindi yan makakabongga. So kung mag-i-iFern sila, magkakaroon sila ng best Christmas nila. Okay? Yung so kung kumusta, yun yung magiging sense of urgency natin ngayon. Next. So ito, ang ating rally ngayon, best Christmas ever. So may 3 months para magkaroon sila ng best Christmas ever. So yan ang magiging rally natin ngayon. And pwede nating i-push, 9-5 pala, hindi na 8-5. Thank you, Apriden. So yung 9-5 nila, pwede nang maging best Christmas ever nila kung gagawin nila or itataya nila sa iFern business natin. No? Next. The last quarter storm. Ito na. Anong Tagalog niya? Next, at Bennett. Yung October, November, December ang tinutukoy. In Tagalog, huling hataw sa pagyaman ngayong 2022. Di ba? So yun yun. So yung October, November, December, yan na yung huling hataw mo para kapatid, ipanalo mo na ang pangarap ng pamilya mo. Diba? Kung talo ka ng 2021, may 3 months ka na lang para sa 2022, ipapanalo mo na yan. Huwag kang papayag na yung resulta mo ng 2021, yun pa din ngayong 2022. No? So meron kang natitirang 3 months, itaga mo sa bato, mananalo ka ngayong 2022. Ipangako mo yan sa sarili mo. Lagyan mo na yung salamin nyo ng kapatid, panalo ka dapat ngayong 2022. Tingnan ko pag dalaw ko sa bahay ninyo kung may nakasulat yan sa salamin ha. Baka puro lang kayo mga seminarista, attend ng training, di naman ginagawa. So sinabi ko ha, ulitin ko, yung mga salamin or yung mga dream board nyo dyan, lagay-lagay nyo na. Kaway-kaway pag may time. Sunod-sunod din naman pag may time. Sayang ang aking paos at puyat ngayong gabing ito kung walang gagawa ng mga pinagsasasabi ko. No? So kapatid, tama na ang pagiging seminarista. Hindi ka na magpapari. No? Gawa-gawa din. Galaw-galaw. Tupad-tupad din naman pag may time. No? So, next. Oh, yan na. Let's all fly high sa 2022. Sabay ang sasabay, ang hindi sasabay. Iwan sa kangkungan. No? So, ako personally, napakataas ng pangarap ko sa iFern. Napakataas ng pangarap ko sa inyo. Mga bagay na hindi ko na ginagawa, ginagawa ko pa. Minsan, counselor na nag-away na mag-asawa. Diba? Lahat na. Sabayan niyo ako. Kasi aminado ako, ang layo ng 1 million doon sa mga tapdi. Gusto ko, million din kayo. Diba? Gusto ko parehas tayo. Gusto ko marami tayong tapdi. Gusto ko lahat tayo natutupad ang pangarap. Pero hindi mangyayari yun kung hindi niyo sasabayan yung gigil namin. Diba? Panggigilan niyo, ipanalo niyo naman. Panalo niyo yung pangarap ng pamilya niyo, diba? Panalo nyo yan. Hindi naman ako pwedeng lumaban para dyan. Ikaw lang. Everyday buksan mo yung wallet mo kung maraming laman. Pag walang laman, laban. Diba? Pag walang yung bank account mo hindi pa awas, laban. Diba? Wag mo nang ano. Kung ikaw kaya mo yung buhay mo na kontento ka, tingnan mo yung mga anak mo. Diba? Tingnan nyo yung mga anak nyo kung gusto ba nila yan yung buhay na binibigay mo. Gusto ba nila yung bahay na tinitirahan nyo? Gusto ba nila yung ref mo na walang laman? Gusto ba nila yun? Diba? Gusto ba nila yun na hindi yung mga pangarap nila, hindi natutupad? Gusto ba nila yun? So, last three months ng 2022, ipangako mo at tuparin mo sa sarili mo, panalo ang pangarap ng pamilya mo ngayong 2022. No, that would be all. I'm Cecilia Corances, your Sapphire Presidential Director ng iFern. And sinisiguro ko sa inyo, sira ulo ako sa iFern. Sumabay ang sasabay sa akin dahil ginising ako nung 3 days. Nung 3 days na promo,
Inising ako nung 3 days na yon. Nakita ko kung anong kulang sa akin. Ngayon, dahil nakita ko na siya, sisiguraduhin ko sa inyo, si Raulo, itong nagsasalitang ito sa inyo. Sisiguraduhin ko, ang hindi sasabay, iiwanan ko, pero ang sasabay, masisira din ang ulong kagaya ko. Pero hindi naman pang mental. Nakita ko kung anong problema sa akin, bakit 1 million ako. Bakit 1 million at hindi 5 million? Nakita ko yun nung 3 days. First time ko ulit na nagkapalpitate. At first time ko ulit na magpalpitate at umikot ang puwet sa iFern. So ito, sisiguraduhin ko sa inyo na talagang ang galawan ko is hindi kagaya na ng before. Napalabas nung 3 days na yon yung sessile rancis ng flying bee. So ingit ang ano to, sasabay sigurado. Kasi kita niyo naman yung sessile rancis ng flying bee, di ba? No, so, napalabas yon nung 3 days na sizzle, na ano, after sizzle na palabas yon yung sessile na yon, and yung sasabay sisiguraduhin kong ipapanalo natin ang pangarap ng pamilya natin. Yung sasabay. Yung hindi sasabay, ay bahala ka na sa buhay mo. Basta ako, ipapanalo ko ang paharap ng pamilya ko. Hindi ako mag-effort sa mga hindi sasabay. No? So, yun lang. Bye-bye. At may latag pa tayo. So, iFern sign, let's ano, picture ourselves. Yes! Grabe! Sabaw kong sasabaw. Talaga, sabi ko sa inyo, kung kaya kong hindi matulog sa flying bee noon, nung time na yun, kung kaya ko magtrabaho ng 24/7, ibabalik ko na yun ngayon. Okay po. Thank you so much, Grand Upline. Sobrang thank you po. So, paki-open po ang ating mga cameras para po sa ating selfie po. Okay? Slide number 1 po. 1, 2, 3, smile. Yan. Slide number 2 po. 1, 2, 3, smile. Thank you sa inyong nag-join at nagtiyaga. Mag-aalas 12 na, no? Thank you. Bye. Slide number 4. Yan, marami po tayo ngayon. Nasa 200 million po. 1, 2, 3. Yan. So, yun po yung apat na slide na meron. O, limang slide po na may open cam. Thank you so much po sa inyong lahat. And God bless po sa atin. Yan. Salamat po, Thank you po, upline. Thank you. Thank you. Thank you.